Sana makita niyo yung hinahanap ninyo. Tama na yan, Hagi! Ate, nasaan na si Chukadjo ko? Patay na si Kadjo. Maaring wala na sa akin ang corona ng pagkarin. Pero hindi ito mawawala sa puso ko. Anong balak mo? Nakaitatay na ang desisyon kung ipapahukay niya ang bangkay ni Chukadjo para iuwi ng Tuliguan. Bakit magalit na galit si Kuya Roy sa tatay niya? Ang dami-dami ng bagay ang nawala kay Roy dahil sa kalokohan ni Cynthia. Bakit? Wala na sa Bulag ang balbal. Pwede niyang palitan ng bangkay. Pero bangkay pa rin ito sa paningin natin at hindi ang ipinalit niya. Ibalik mo ang tatay ko! Tsuhin mo ang kinuha niya sa'yo. Ama ko ang kinuha niya sa akin. Ito lang ang paraan para mapatay natin ang demonyong balbal na yan. Kilala ko si Pedro bukang ni Wayway. Paano kung hindi niya maunawaan na malaking kasalanan ang pakikipagrelasyon sa isang engkantada? Aaminin ko sa kanya na buhay ang nanay niya. Ako. Sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalam sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa mahabang panaginip. Di na hihinto. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang paglalayag patungong langit. Misteryong ito ay naalay namin para sa kaluluwa ni Kadjo. Ama namin sumasalangit kasambay ng ngalan mo, magsama ng karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Salamat, ha? Maraming po salamat. Ikaw nang bahala sa kanya. Ganitong-ganito ang naramdaman ko nung mamatay si Jose. At saka ng mga unang araw pagkatapos mong mawala, Juan. Napakatahimik, napakalungkot. Parang may kulang. Ito ang pinakamasakit na bahagi na namamatayan. Ang katahimikan. Naisipin na hindi mo na makakasamang pumanaw. Kahit gusto mong ibalik ang kahapon, kahit isang saglit lang. Pero alam natin na hindi na maaari. Kaya napakasakit. Nakahihinayang. Parang anak ko na si Kadjo. Siya ang gumabay sa amin ni Pedro na wala kawan. Para na rin akong namatayan ng isang anak. Alam ko, Noy. Naiintindihan ko. Hindi lang parang kapabata ang turing ko kay paring Kadjo.
kundi halos parang kapatid na. Umasa na lang tayo na tulad ng dating nawala siya, bigla na siyang bumalik. Nawala na ho dati si Chokajo? Oo. Nawala siya ng ilang buwan na pagkatapos bigla siyang bumalik. Bakit hindi ko alam yun? Matagal na panahon yun, bata ka pa. Halos hanggol ka pa nun. Ano daw kung nangyari sa kanya? Nasa laot si paring Kadyo kasama ang ibang mayangisda. Nabigla na lang sumama ang panahon. Umahon ng lahat ng mayangisda pero hindi nakasama si paring Kadyo. Magdamag namin inintay si Kadyo na umuwi pero hindi siya dumating. Pagtigil lang sama ng panahon, hindi nag-aksay ng panahon ng mga kababayan natin at hinanap nila si Kadyo sa laot. Hinanap siya pero hindi siya natagpuan. Pero hindi sila tumigil. Ilang araw at gabi nilang ginalugad ang laot. Hanggang isang araw, natagpuan na lamang nila ang bangka ni Kadyo sa lumulutang-lutang, sa dalampasigan, sa ibang bayan. Ang inisip ng mga taga rito, patay na si paring Kadyo. Pero lumipas ang ilang buwan, bigla siyang bumalik. Oo nga, tandang-tanda ko yun. Si Mana Santa noon. At nag-aayos kami ng karo para sa prosesyon. At kumukuha kami ng mga ligaw na bulaklak sa may dalampasigan. Pagtingin namin sa dalampasigan, si Kadyo nakasakay sa isang maliit na bangka. Padating at papaahon. Ano ang sabi ni Chokajo la? Ano ho daw nangyari sa kanya? Eh, napadpa daw siya sa isang isla na walang ninirahan. Pagkatapos nakakita siya ng isang mayangisda na naliligaw din. Kaya siya nakaalis doon at nakabalik. Sana para ngayon na makabalik siya muli. Napadaan ba dito si Kafra? Punta na lang sa kuweba ni Ruana. Ang gwapo ni Budlis. Napakaswerte ni Kafra. Siya pa na gusto ni Budlis. Mas maswerte si Budlis pag pinakasalan siya ni Kafra. Agree ako dyan. Napakaganda niya. At royal family pa siya. Dahil tsuhin niya ang Hari Bakul. Kaya nga siguro niligaw ni Budlis si Kafra dahil dyan. So gwapo ba naman ni Budlis? Nako, hangal na si Kafra kung magpakipot pa siya. Uy, may chika ako mga kapatid. Ano? Di ata pili ko Kafra si Budlis, kaya akin na lang si Budlis. Pedro?
natin lokohin ang sarili natin, Tay. Pedro, ano ba yung pagsasabi mo? Hindi na ho babalik si Chukadjo. Hindi na ho siya babalik. Pedro, anak, ang akin lang naman eh. Tay, gusto ko rin ho umasa. Nabuhay pa si Chukadjo. Katulad mo kinikwento nyo, na nakabalik ho siya nung nawala siya sa laot. Pero ito, imposible na ho yun eh. Meron na hong sapat na katunayan na namatay na si Chukadjo. Hindi lang basta namatay. Nilamon ng balbal ang bangkay. Hindi nga, Tay. Sabihin mo nga sa akin kung paano makakabalik ang isang nilamon na maligno. Sabihin mo nga kung paano. Paano, Tay? Ano? Nakita mo na ba sa kristal na Corales mo? Sino na yung lalaki na nakatakta para sa akin? Hindi mo ba nakikita si Budlis? Ruana naman eh. Hindi naman kasi si Budlis. Mas marunong ka pa sa akin. Ako nga yung manghuhula dito eh. Eh sabi mo noon, iba yung lalaki. Hindi ka tao. Hindi taga Kalalaudan. Inoon yun. Nung bata pa tayo, inaaliw lang kita noon. Kasi yung mga sinasabi mong katangian niya, yun yung gusto ko sa lalaki eh. Yung mabait, malambing, masarap kausap, mapagbiro, at hindi ako iiwan. Eh, si Budlis, hindi ka iiwan nun. Hindi naman siya malambing. Pero mabait. Hindi naman siya marunong magbiro. Pero masarap kausap, maraming alam. Eh, sabi mo, kulot yung buhok ng lalaki na para sa akin. Eh, hindi naman kulot yung buhok niya. Eh, di... Papakulot natin si Budlis. Nakakatawa ka. Kumusta ka, Ruana? Mabuti naman. Gising na lang yung bisita. Pinapauwi ka na ni Kasili. Parang nagising lang yung bisita, kinakailangan ko nang umuwi. Sundin mo na ang iyong ina. Tara na, kasa. Kasili? Totoo ito, Kadyo. Oh, huwag ka munang tumayo. Oh. Baka mabinat ka. Paano ako napunta rito? Natagpuan kita. Tao yun ah! Pabayaan mo na yan, anak! Tara na! Mukhang patay na ate. Babayaan mo na ang tigas ng ulo ng bata ka! Kadjo? Siya si Kadjo? May konting hininga pa siya. Anak, tulungan mo ako. Buhatin natin siya. Tulungan natin siya, anak. Hindi ko maintindihan kung ba't natin tinutulungan yung walang kwentang tao na yan. Pagkatapos ang lahat ng ginawa niya sa'yo, ina, nagbalik ang mahal ko. Nagbalik ang pinakamamahal kong lalaki. Hindi siya nagbalik sa'yo, ina. Natagpuan mo lang siya na wala siyang malay. May ibang paraan para matupad ang kapalaran. At ito ang itinakda. Alam mo kung anong nakatakda, ina? Pagkagising niyan at pag nagkamalay na yan, aalis ulit yan. At iiwanan ka na naman niyang umiiyak. Yan ang nakatakda. Huwag kang napastangan! Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko, hindi ko sinasadya. Wala yun, ina.
Mas masasaktan ako pag nakita kitang umiyak dahil iniwan ka na naman ng lalaking yan. Huwag nating pangunahan ang mga pangyayari, anak. Paano pag nalaman ni Haring Bakul? Anak, ililihim natin ito sa tiyuhin mo. Ipangako mo sa akin. Patawarin mo ko kasi kung iniwan kita noon. Huwag kang mag-alala, Kadyo. Naiintindihan ko. Nanibago kasi ako. Iniisip ko na hindi ako makakatagal dito. Alam ko. Naramdaman ko yun. Hindi ko... Maisip kong mapupunta ako rito noon eh. Hindi ko alam na totoo palang may kalalawdan. Mga katao, mga sirena. Hanggang sa dinala mo nga ako rito nung malunod ako dahil sa bagyo. At ako may kasalanan. Dahil sa umasa akong magugustuhan mo rin ako, hindi kita agad ibinalik sa lupa. Ikinunong kita rito. Pero pinakawalan mo rin ako. Dahil siguro sa natutunan kong hindi dapat ikinukulong ang minamahal. Hindi ito dapat dinidiktahan. Binibigyan ito ng kalayaan. Kaya nung naramdaman kong hindi ka na maligaya rito, hinayaan ko nang umalis ka. Pero umasa pa rin ako na balang araw, babalik ka sa akin. Hiyas, pinaghahanda ka ni Haring Hadi. Magpalit ka na daw. May parating na mga importanteng bisita. Kailan? Ngayon na. Parating na sila. Sino ba sila? I think I know na. Yung mga dalakit nyo. Panay kasi ang pagpunta nila dito, Reyna Hiyas, nung wala ka eh. Pumupunta rito ang mga dalakit nun? Yeah, swear, swear. Totoo ba ito buhong ni Wayway? Pumapayag si Ama na pumunta rito ang mga dalakit nun? Bakit? Aba, mali-bali, bakit nun? Nagtatakaran kami eh. Si Haring Hadi na lang ang tanongin niyo. Siya na magpapaliwanag sa inyo. Sige na, palit ka na. Mali talaga ako nung iiwan kita kasi, Lee. Nanay kasi sa akin ng takot. Sa bagong mundo. Sa bagong nilalang. Naisip ko mga naiwan ko sa lupa. Mga kamag-anak. Mga kaibigan. Pero pagbalik doon, saka ko nalaman na ikaw para ang gusto ko talaga makasama. Pero ba't hindi ka bumalik? Nahihiya kasi ako sa'yo. Pero ang totoo, tuwing lumalaot ako para mangista, pinagdadasal ko sana magpakita ka. Sasama ako sa'yo. Pero hindi ka nagpakita. Tuwing papalaot ka, nandun lang ako sa isang tabi. Pinagmamasdan kita. Pero hindi ako nagpapakita. Bakit hindi ka nagpakita? Ayoko makita mo ako dahil natatakot ako. Na baka ipagtabuyan mo ako. Baka matakot ka sa akin dahil alam ko namang wala kang pag-ibig sa akin eh. Mali. Minahal natin kita. Kung kailan magkalayo tayo.
Lola! Si Raquel! Pinapasabi nga ho pala nila Mama na maraming salamat daw po sa pag-aalaga niyo sa akin nung wala sila. Pero clueless sila na lumayas ako para samahan ko si Pedro. Mabuti naman, Raquel, at napasyal ka. Bakit ho? Kanina pa siya na nakaganyan. Eh, dinamdam mo talaga ata yung nangyari kay Mangkadyo. Kaya nga kausapin mo, aliwin mo. Para nakasakali naman, di ba, ng kahit na papano ng apo ko. Sa tingin ko kaya nandito ka, baka sumaya-saya na siya. Sige na. Parang hindi ho yata, Lole. Ay, nako! Ano ka bang hindi? Alam mo ba, nung kapanahonan namin, merong kasabihan sa amin na anumang lumbay ng puso kayang pawiin ng ngiti ng isang nililiyag. Siguro ho, nililiyag. Ang nililiyag ng apo ko, ikaw yun. Kung alam niya lang ho, Lola. Anong hindi ko alam? Wala ho. Raquel, naglilihim ka sa akin. Baka hulugan yung sinabi mo kanina. Hindi ho, Lola. Wala ho talaga. Naalala ko lang ho kasi si Mangkadyo. Pedro! Ho, may iba ka na bang nililigawan? Wala ho. Hoy, Pedro! Huwag mong kalilimutan. Ako ang napalaki sa'yo. At alam ko ang bawat ikaw ng bituka mo. Baka mamaya may nililigawan ka ng iba. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling sa akin at kung kailan ka nagsasabi sa akin ng totoo. Sinong nililigawan mo? Eh, Lola, wala naman ho talaga eh. Siguruhin mo lang, ha, na kapag may nagugustuhan kang ibang babae, siguruhin mo lang na ipakilala mo muna sa akin bago mo siya digawan. At akong kikilati sa kanila para sa iyo, ha? Ha? Baka mamaya, isang inkantada na yung nagugustuhan mong babae. Hindi pwede! Magkakamatayan na! Hindi pwede! Bes, pasensya ka na ha. Muntik ka patuloy mabuking ni Lola dahil sa ka-OA-an ko. Kasi hindi ko na talaga mapigilan sarili ko eh. Bes, uy, sorry na. Wala yun. Uy, bakit parang... parang galit ka? Nahalala ko kasi. Galit nga pala si Lola sa mga engkantado. Kahit noon pa, galit na talaga siya. Iniisip ko lang, paano pag nalaman niya yung tungkol sa aming dalawa ni Hiyas? Paano kaya, bes? Miro, Napoleon, ang kaisa-isa ko anak, ang prinsesa ng Floreska, si Hiyas. Hiyas anak, sila ang mga pinuno ng mga dalakit noon, si Casimiro at si Napoleon. Kilala ko sila, Ama. Di ba sila ang mga dumukot sa inyo ni Juan Penduko? Matagal na yun, anak. Nandito sila para makipagkasundo at makipagkaibigan. Alang-alang sa kapayapaan ng lahat ng mga engkanto. Mabuti man at masama, taga-Flores ka man o taga-dalakit. Mabuti kung ganun. Mabuti pa, kumain na tayo. Gusto ko rin magpahinga na maaga. Thank you.
May isa ka pang dapat malaman. Kafra. Kafra, anak, lumapit ka sa ama mo. Pasensya na yun, ha. Hindi pa ako handa. Nasanay kasi akong walang ama, eh. Sinanay mo kaming mabuhay na walang ama. Pasensya na. Nagkaanak tayo? Nagpanggap lang ako na anak siya ng ibang katao para hindi magalit si Haring Bacol. Dahil galit na galit sa'yo si Haring Bacol dahil sa ginawa mo. Kinupkup ka namin pagkatapos anong ginawa mo? Hingin sana akong pambor sa'yo. Ano yun, Mama? Eh, may pag-uusapan sana kami ni Casimiro kung maaari sanang ipasyal mo muna si Napoleon sa hardin. Ilibat mo siya sa buong karyan. Mas maraming alam si Bukang ni Wayway na po pwedeng... Mas mabuti kung ang prinsesa magsasama sa bisita. Di bali na, Hadi. Baka pagod na nga si Hiyas. Mabuti pa't magpahinga na siya. Hindi, Napoleon, ah. Yes, anak. Sige na. Tayo na. Pagpasensyahan mo na si Kafra, Kacho. Naintindo ko naman yung bata. At tama naman siya. Malaki ang pagkukulang ko. Napakalaki ang pagkukulang ko. Pero babawi ako sa iyo at sa anak natin. Kacho. Kung kailangan ko manatili dito para matanggap niya ako, gagawin ko. Salamat. Salamat, Kacho. Mabubuo na rin ang pamilya ko. Mabubuo na rin ang pamilya natin. Bakit ka sili? May problema, Kacho. Anong problema? Pag nalaman ni Haring Bacol ito, natatakot ako. Dahil alam ko siguradong ipapapatay ka niya. Ganun katindi ang galit niya sa'yo. Nadala ka kanina sa kadramani kasi liit ng kadyo na yun, no? Eh kung nadala ako, di sana niyakap ko na siya ng mahigpit. Nakita kita kanina. Para kang iiyak. Ano bang gusto mong palabasin? Wala lang. Pinapaalalahanan lang kita. Na kung gaano kalaki ang pagkakasala ng tao na yun sa inyong mag-ina. Pero ito si Kasili. Napaliwanagan lang ngayon. Bumigay na. Palibhasa, mahal na mahalin ka, Diyo. Eh bakit ba kasi ayaw mo isubok kay Haring Bacol na nandito si Kadyo? Hindi ako naman yung inaway ni Ina. Baka kung ano pang gawin nun. Baka matay pa siya. Alam mo bang isa sa mga inspirasyon nun si Buhay? Eh yung pag-asang babalikan siya ng Kadyo yun. Ayokong mawalan siya ng ganang mabuhay. Ilan bang dahilan? O baka naman ikaw ang umaasa na babalikan ka ng tatay mo? Inaaway mo ba ako? Magtatalo na naman tayo. Huwag na nga natin pag-usapan to. Budlis! Kayo nakapahinap ni Haring Bacol. Kasama ka ko sa meeting sa misyon sa lupa bukas.
Tara na. Napakaganda talaga ng Floreshka. Oo nga. Pero muntik na ito mawala ng kulay. Nang buhay nung duhutin at ikulong niyo si Ama. Siguro naman natatandaan mo pa yun, no? Yun ang pagkakamali namin ng mga dalakit noon. Kaya nga nagkaroon ng kasunduan si Mano Casimiro at saka Ama mo. Para hindi na maulit ang pangyayaring ganun. Hindi na mauulit? Paano kung hindi naligtas ni Pedro Penduko si Ama? Ako na mismo humihingi ng dispensa, Hiyas. Marunong palang humingi ng dispensa mga dalakit nun. At marunong din magpatawad ng mga engkantada. Depende sa laki ng pagkakasala. Naiintindihan ko. At maiintindihan mo rin ang gusto ko na magpahinga. Pasensya sa abala. Ihahatid na kita. Prinsesa ako. Hindi ako lampa. Kasama ako noon ni Pedro sa pagligtas kay Ama. Baka sakaling hindi mo alam. Paalam, dalakit mo. Mawawala lang naman ang galit sa'yo ni Bakol kapag ka natanggap ka niya. At meron akong naisip na paraan. Paano? Ang maging isa ka sa amin. Anong ibig sabihin na maging isa ako sa inyo? Iwanan mo ang pagiging tao at maging isa ka ng katao. Tay! Ano ho yan? Kanino ho yan? Kay paring Kadyo. Bakit yung padre nila dito? Para maplantsa. Para maipaanod. Maipaanod, oh? Nay, hindi ba alam ni Pedro ang tradisyon? Sa awa ng Diyos, mula nung nawala ka, wala nang ibang nawala dito sa Tulay Buhangin. Kaya, wala nang alam ngayon ng mga kabataan tungkol sa pagpapaanod. Oh. Ano ho yun la? Kapag namatay ang isang tao na hindi na nakikita ang kanyang bangkay, o gaya ng nawala sa dagat o sa kagubatan, gaya ng kaso ni Kadyo, may kaugalian dito sa Tulay Buhangin na pinapaanod ang kanyang mga damit sa dagat na sakay ng bangka ng pangsarili din niya. Bakit pa ho? Sayang naman ho yung mga damit tsaka yung bangka. Pedro, tradisyon. Tama man o mali, yun ang tradisyon. Alam niyo ba na mas pangit pa nga yun noong unang panahon? Kwento ng lolo ko, kwento daw ng lola niya, noong unang panahon daw, kapag may namatay, ipinapaanod hindi lang kanyang mga damit sa dagat, kundi lahat ng gamit niya, pati asawa. Bakit naman pati asawa? Ang pangit naman nun lang. Eh, paano nung namatay si Lolo? Pinaanod kayo. Sigurado, busog ang mga pating. Ay, tumahimik ka nga dyan. Oh, hindi naman ako kakainin ng mga pating. Kasi sasama ako sa mga sirena. Ay, siguro ako na yung pinakamagandang sirena doon. Nay, baka tao, nay, katao. Oh, siguro ay, nga. Di lalong maganda. Ay, wala akong buntot. Dada tayo. Iniisip ko ang sinabi mo sa akin kagabi.
kung tatanggi kang maging isang katao. Maiintindihan ko. Dahil alam kong hindi naman ganun kadali ang iwan mo kung ano ka talaga. At ang lupa pa rin ang mundo mo, Kadyo. Hindi ang kalalaudan. Pero nasa kalalaudan ang pamilya ko. Ang pamilya ko ang buhay ko. Kung isa silang katao, ba't pa ako magiging iba sa kanila? Oo, kasi hindi. Pahig na akong maging isang katao. Samahan mo ko sa lupa, Kasili. Akala ko ba payag ka nang maging isa sa amin? Buo na ang desisyon ko doon. Kung ganun, bakit gusto mong samahan kita sa lupa? Gusto ko lang sana magpaalam sa mga nagmahal sa akin. Ang pamilya Pinto ko. Bago akong maging isang katao. Huwag mo nang gawin yun, Kadyo. Pahihirapan mo lang ang sarili mo. Baka pigilan ka pa nila. Hindi ko kailangan makipag-usap sa kanila. Ang mahalaga lang sa akin, kahit nasa malayo, matanaw ko man lang sila. Samahan mo ko, Kasili. Delikadong umahon sa lupa. Pero sige, magpapasama tayo kay Budlis. Paalam, paring Juan, kaibigan. Paalam, Ana Maria. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Katulad ng pagmamahal ng mga kulang ko sa akin. Paalam, Pedro. Papakabait na parate. Huwag mong kalimutan ang mga tinuro ko sa'yo. Pababayaan ang itay mo tsaka lola mo. Paalam, Pedro. Yes. Alam mo na tayo sa malayo. Iwan mo na natin si Kadyo. Kailangan niyong mapag-isa kahit na ilang sabit na. Malamig ang pakikitungo ni Hiyas kay Napoleon mukhang luwiway. Baka makaapekto ito sa kasunduan. Hindi niyo siya masisisi, Haring Hadi. Hindi pa niya napapatawad ang mga dalakit nun sa pagdakip sa inyo noon. Inamin niya sa akin yan. Yan lang bang dahilan po ang luwiway? May iba pa ba? Pantas? Well, sa anak ni Juan Pinduko. Hindi ba nagkakaroon kay Pedro? Bakit pa sa anak ko nangyari to? Bakit kasi hinayaan niyo pa siyang sumama kay Pedro nung pariligtas ako? Sana hindi na sila nagkasama! Sana hindi na sila nagkagustuhan pa! Si Hiyas ang nagpumilit na sumama sa akin. Gusto ko rin tumutol, pero wala akong magawa. Dahil inalisan niyo ako ng karapatan, ni magsalita man lang. Alam niyo naman kung gaano katigas ang ulo ni Hiyas kapag nakapag-desisyon na siya, Hadi. Anong gagawin natin? Kailangan tumigil na kahibangan ito ni mo! Bukan huwayway! Kung papayag kayo, Haring Hadi, pupunta ako sa lupa. Para makapag-usap na naman kay Juan? Para kausapin ko si Pedro. Ako na magpapaliwanag sa kanya kung anong trahedya maaring mangyari kapag ipinagpatuloy niya ang nararamdaman niya kay Hiyas. Payagan niyo na ako, Haring Hadi. Para sa kaligtasan ni Hiyas. At ni Pedro. At ng lahat ng engkanto. Nakikiusap ako, Hadi. Payagan niyo na akong pumunta sa lupa para kausapin ang anak ko.
ginagawa nyo rito, mga kataw? Malis na kayo. Mapagsimula pa kayo ng katatakutan dito. Umasta ka, Tagalupa! Akala mo nilikha ang dagat para sa inyo mga tao lang. Umalis na tayo, Butis. Hindi kasi yun. Makakatikim sa akin tong Tagalupa na to. Tama na, Butis. Parang hindi na ba sinanagan sa atin. Tama na! Wala pa akong sinimula na hindi ko tinapos. Ilalim ng lupa, may iba't ibang klaseng creatures. Mayroon din sa ilalim ng dagat. At ang tintukoy ko'y hindi mga isda, mga kataw. Ang mga kataw ay lalaking sirena. Sila'y pormang tao at kahit wala silang buntot, mayroon naman silang hasang. Nagpapanggap silang mga mangingisda sa laot na nangangailangan ng tulong. Pag sila'y nilapitan ng mga totoong mangingisda, sila'y umaatake at nilulunod nila ang mga kawawang mangingisda.